My God, I hate drugs. Pinaunahan naman ni Pangulong Duterte ang inaugurasyon ng SLX Elevated Extension Project sa Alabang, Muntinlupa City. At sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Duterte na excited na siyang makita ang maging resulta ng itinayong SLX Elevated Extension Project sa Muntinlupa City. At sinabi ng Pangulo na welcome sa pamahalaan ang proyektong ito sa panahong nagsimula na ang pagbubukas ng ekonomiya sa bansa sa gitna ng patuloy na pandemya. Ayon pa sa Pangulo, ang proyektong ito ng DPWH at ng kapartner itong pribadong sektor o kumpanya ay isang matibay na testamento ng commitment ng administrasyon sa pagpapatayo ng mga makabuluhang infrastruktura sa kabila ng kasalukuyang hamon dala ng pandemya. Ang proyekto ito ay 8-kilometer elevated portion ng expressway na tatagusdina sa Espanya Interchange at bahagi ng PUP sa Santa Mesa, Manila. Ito ay 4-lane toll expressway na abot sa dulo ng NLEX Segment 10 sa C3 Road sa lungsod ng Caloocan at konektado ito or kukonekta sa dalawang interchanges na nasa C3 Road, 5th Avenue, Caloocan City at Espanya sa Maynila. Na ito pa ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte. I am pleased to join you today on the inauguration of the South Luzon Expressway Elevated Extension Project. We welcome this infrastructure development at the time when our economy is slowly opening up and recovering from the effects of the COVID-19 pandemic. I commend the Department of Public Works and Highways for its private partners for the successful inauguration of the... Ang bahagi ng mensahe, ito na yata yung isa sa mga pinakamamaigsi na mensahe ni Pangulong Duterte sa kanyang mga aktibidad sa labas at hindi na siya nag-adlib o lumagpas doon sa kanyang prepared speech. At after yan, ay umalis na rin ang Pangulong Duterte. Aapila umano ng kampo ni Senator Manny Pacquiao ang inihaing 100 million pesos na libel o cyber libel complaint laban kay Kingdom of Jesus Christ Church founder Apollo C. Kibuloy. May kaugnayan ito sa mapanira umanong mga pahayag ni Kibuloy laban sa mambabatas. Ayon kay Attorney Nikki De La Vega Bugado ng senador, naniniwala silang malakas ang kasong kanilang idinulog sa Makati City Prosecutor's Office kaya't kanila itong iaapila dahil sa pinsala daw na idinulot ng mga pananalita ng pastor laban sa kanyang kliyente. Nagugat ito sa mga palpak umanong proyekto na ipinagawa ng mambabatas gamit ang pondo ng bayan. Pero puna naman ni Senator Pacquiao, pawang fake news ang pinapakalat daw nitong si Kibuloy sa isyong yaon. Samantala, nakahanda naman daw ang kampo ng mambabatas na bawiin ang kanyang magiging motion sa oras na magkaroon na ng extradition process ang US court para sa mga kasong sex trafficking laban kay Kibuloy at iba pang kinasasangkutan nitong reklamo doon sa Amerika. Samantala sa mga balita, personal na tinungo ni presidential candidate VP Lenny Robredo. Ang ati community sa Sitio Lugutan, Barangay Manok-Manok sa Boracay Island. Manok-Manok. Tugstugo ba yan? Kinilala ng Vice Presidente ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang ancestral land. Sabay ng kanyang pagpapasalamat sa Daughters of Charity Sisters sa suporta at pagkalinga nila sa mga atis. Atis pala ang mga katutubo doon. Samantala, isusulong ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggawa ng mas maraming trabaho, partikular na sa agrikultura, turismo at micro, small and medium enterprises kung papalari na manalo sa darating na eleksyon. Ito ay para makaroon ng mas maayos na trabaho at pamumuhay ang mga Pilipino, lalo na ang mga labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.
Sa kabilang dako ay tiniyak naman ni Senator Manny Pacquiao sa mga vendors na walang clear operations habang wala pa silang lilipatan. Ayon sa pambansang kamao bilang galing sa hirap, ay naintindihan niya ang sitwasyon ng mga vendors kaya kapag nanalong presidente, ay tinitiyak niyang magiging maayos ang pwesto naman ito at wala nang pulis na mangungutong sa kanila. Kahit ipinagbabawal ng Commission on Elections, patuloy na makikipagkamay o handshake si presidential candidate at Mayor Isko Moreno sa panahon ng kampanya. Ayon kay Yormi Isko, sa taong bayan muna siya at makikipagkamay pa rin siya sa mga taga-suporta kahit pa magang magana ang kanyang kamay at may mga kalmot pa. At kinukurot, kinakalmot ba siya? Dapat ang gobyerno ang magbayad sa gastusin sa kampanya ng mga kandidato para matiyak na hindi sila lumalagpas sa campaign expenses. Ito naman ang mungkay ni presidential candidate labor leader Leody de Guzman. Dahil sa kanya ay hindi may kakailang gumagastos ng daan-daang milyon, kundi man bilyones ang mga kandidatong tumatakbo sa iba't ibang posisyon, lalo ang kumakandidato sa pagka-presidente sa tulong ng kanilang makaibigang mga bilyonaryo. Hanggat problema ng bansa ang mga krimen, droga, korupsyon at scammers, dapat ibotong presidente si Partido Reforma Standard Bearer Senator Panfilo Lacson. Ayon kay dating Agriculture Secretary at Mindanao Development Authority Chair Manny Piñol, kapag wala na ang COVID-19 ay lulutang uli ang kurakutan, illegal drugs, kriminalidad at cyber attacks na malaking sakit ng ulo ng bayan, at si Lacson ang pinakahandang umatake sa mga problemang ito. Napaalalahanan at pinag-iingat ng Civil Service Commission o CSC ang lahat ng mga government employees hinggil sa pakikibahagi sa partisan politics. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Nezada, kapag nasa trabaho ay dapat iwasan ng mga kawanin ng gobyerno ang pagsuot ng mga kasuotan na may nakasulat ng mga katagang nagpapakita ng kanilang suporta sa mga kandidato. Kung maaari ay iwasan din aniya ng mga government employees ang mga kulay ng kasuotan na nagpapakita naman ng kanilang political leanings. Pero maaari naman aniyang suotin ng mga ito ang kanilang mga ninanais na kulay ng damit basta sa tinaguriang civilian days lamang. Iginit ni Lizada na kapag nasa trabaho ay dapat nakasuot palagi ang mga kawani ng gobyerno ng kanilang uniforme. Pero kahit sa kanilang civilian days, tuwing Biyernes ipinapaalala ng opisyal na bawal pa rin ang gawing sadya ang pagsusuot ng partikular na kulay para makapag-promote sa mga kandidato. Mapahirap din aniya na magkaroon pa ng misinterpretation dahil lamang sa kulay ng damit na sinusuot ng mga government employees kapag nasa trabaho.